magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng Martes. Ngayon po ay ating ibabahagi sa inyo na alam ba ninyo na ang uri ng sakit na posibleng taglay. Ang uri ng sakit na posibleng taglay ay malalaman mo sa skin problem na tumutubo sa iyong mukha. Alam nyo ba yun? Kung kayo ay may halimbawa, kung kayo ay may sakit, ay maaari ninyong malaman sa mga sa pamamagitan ng mga tubo sa mga tumutubo sa ating mga mukha. Paano ba natin ito malalaman? Narito at ating alamin. Hanggang ngayon ay lagana pa rin ang ancient Chinese medicine. Ang sinaunang dalubhasa sa medisina ay nakagawa ng paraan upang matrace ang anumang karamdamang posibleng tinataglay sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa mga tanda nito sa ilang parte ng ating katawan tulad ng paa, kamay at mukha. Ayon sa Chinese ancient medicine, ang lahat ng ating internal organs ay konektado sa ilang bahagi ng ating katawan. Ngayon ay isa-isahin natin ang mga organs na konektado sa bawat parte ng ating mga mukha. Ang paglitaw ng acne, butlig o tagiyawat o iba pang skin problems sa anumang parte ng mukha ay isang sinyalis o tanda na ang isang organ mo ay may diferensya. Ayan, tandaan po ninyo yan. Ang paglitaw ng acne, butlig, tagiyawat o iba pang skin problems sa anumang parte ng iyong mukha ay isang sinyalis o tanda na ang isang organ mo ay may diferensya. Narito ang mga internal organs na konektado sa ilang parte ng ating mukha. Kung saang parte o bahagi ng mukha ka tinutubuan, lagi ng acne, tagiyawat, butlig o iba pang skin problem, sinasabing dito ka may problema. Pagitan ng dalawang kilay. O pagka kayo ay tinutubuan ng acne at tagiyawat or butlig sa pagitan ng iyong dalawang kilay, ibig sabihin nito ay mayroon ka daw problema sa atay. Ayan. Kung ikaw ay may problema sa panunaw o digestion at ikaw ay mahilig uminom ng alak at iba pang gamot, kahit hindi ito inirisita o mag-self-medicate, ang tindisi ay magka-problema ang iyong atay o liver. Kung may tumutubong acne, butlig, tagiyawat o anumang marka sa pagitan ng dalawa mong kilay, sinyalis ito na may problema na ang iyong liver o ang iyong atay. Sa noo, bladder at small intestine. Pag sa noo ka naman tinubuan, bladder at sa small intestine naman. Ang mga butlig, acne, tagiyawat o anumang skin problem na tumutubo sa iyong noo ay sinyalis na ang iyong body system ay nagsasuffer na sa sobrang fats at iba pang toxic elements. Isa itong babala na dapat nang mairesist ang iyong diet. Ugaliing uminom ng maraming tubig at umiwas sa mga fatty processed food, alcohol at nicotine. Anumang kinakain ay may matinding epekto sa bladder at small intestine. Okay, number 3. Paligid ng iyong mata. Ayan, pag sa ano ka naman tinubuan sa paligid ng iyong mata, ikaw naman daw ay may problema sa iyong kidney or sa lungs. Ang mga skin problems sa iyong pisngi ay palatandaan na may problema na ang iyong buto, ang iyong bato at baga. Ayan. Ang skin problem na tumutubo sa iyong pisngi ay palatandaan na may problema na ang iyong bato at baga. Makakabuting umiwas sa sobrang paninigarilyo, pag-inom ng alkohol at soft drinks at pagkain ng matataba at maaalat na pagkain. E-resist na ang iyong health routine. Ayan. Number 5. Itaas na bahagi ng pisngi. Sa itaas ng bahagi ng pisngi ay sa lungs naman. Kahit hindi ka ninigarilyo, sa sobrang polluted ng hangin ay posible talagang magkasakit ka sa baga. Hanggat maaari ay magsuot ng face mask kung lalabas ng bahay. Magtanim rin ng maraming halaman sa paligid at maglagay ng ilang air purifying plants sa loob ng inyong bahay upang malinis ang hangin na inyong nilalanghap. Ugaliin ang regular breathing exercise, inhale at exhale.
Pag sa ilong ka naman tinutubuan ng tagiyawat, acne, or butlig, may problema ka daw sa puso. Kung ang ilong nyo ay palaging may acne, tagiyawat, o kaya ay maraming butlig-butlig, indicator ito na may problema ka sa puso. Iwasan ang salty food hanggat maaari. Makakaturon rin ng malaki ang cardiovascular exercise tulad ng pagja-jogging. Number 7, bibig at baba, or sa ating chin-chin, sa ating chin-chin. May problema naman daw tayo sa ating mga stomach. Ang palagiang singaw sa bibig at hindi mawala-walang mga tagiyawat, acne o butlig sa chin o sa baba ay palatandaan na puno, ng toxins ang iyong katawan. At naapektuhan na nito ang iyong stomach. Ang sobrang caffeine at sugar intake ay pangunahing sanhi ng stomach problem tulad ng hyperacidity, ugaliing kumain ng mga green leafy vegetable at mga pagkain na puno ng fiber upang malinis ang iyong stomach. Iwasan din ang mga fermented o processed food o napangunahing kalaban ng lining ng stomach. Ayan. Iwasan ang mga fermented o processed food na pangunahing kalaban ng mga lining ng ating mga tiyan. Okay. Number 8. Liig. Pag dito sa liig ka naman tinutubuan ng tagiyawat, ay may problema daw ang iyong hormone. Ang skin problem na sumusulpot sa liig ay palatandaan ng hormonal imbalance. Makakatulong ang pagkonsulta sa doktor upang matingnan ang hormone level ng iyong mga glands. Ayan. Nawa po ay nakatulong ang video na ito upang kahit papaano ay magkaroon tayo ng idea kung ano ba, kung mayroon ba tayong mga sakit na dapat nating iwasa o dapat nating ingatan upang atin itong maiwasan. Ayan po. Maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat.